What makes you excited? Christmas. Siguro excited tayo, no? Pag bumili tayo sa online, and yung delivery man, is parating na. Sino dito nga, ano, nagpapa-deliver online, at excited tayo dun sa ating nabili. Or, when we are watching a movie, we are excited, di ba? Lalo na yung scenario na kung saan, kailangan yung hero. Tapos dumating na yung hero. Di ba talaga namang, kahit gusto mo na mag-CR, talagang tinipigil mo yung paghinga at gusto mong makita yung scenario na yun. Kung paano isisave nung hero yung mga tao or yung leading lady, di ba? Talagang na-excite tayo doon, di po ba? Ito kanina, tinanong ko, sabi nyo, what excite you? Sabi nyo, Christmas. Amen. Bakit excited kayo sa Christmas? Dahil sa gift. Yan. What if yung pinaka-minimithi nyo, pinaka-inaasam nyo, and then the giver of the gift will tell you, darating yan on Christmas Eve. Ano man yun, material na bagay, tao, ayo, baka gusto nyo ng pet. Diba? And you're excited about it. Na-excite tayo, diba? And you know what? That is the feeling of the Old Testament people, Old Testament believer, when they knew that Jesus Christ is born. Bakit? Dumating na po yung Messiah, yung tagapagligtas. And the title of our message for today is Emmanuel, God with us. Yun ang exciting, di ba? Because God is with us. Sabi mo sa katabi mo, God is with us. Amen. Diba? Natatandaan po natin, before the New Testament time, yan, excited talaga kayo, no? Nung New Testament time, natatandaan po natin, meron pong 400 silent years, right? At hindi nagparamdam ang Diyos. And this time, nagparamdam muli ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. And that is the good news. God is with us. Amen. Amen. Emmanuel, God is with us. Basahin po muna natin ang ating pong scripture na kung saan matatagpuan po natin sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25. The birth of our Lord Jesus Christ. Oops. Amen. Let us read. This is from New International Version. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, bunay loob niyang iwalay si Mary, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceiving her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. And this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Sabi sa 23, this is the prophecy. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name
Jesus. Tuwing sasapit po ang Pasko, di ba kinu-quote po natin yung Matthew chapter 1 verse 23 or Isaiah chapter 7 verse 14. Ito yung ating Christmas passage or Christmas scripture. Sa nabasa po natin sa ating pong text kanina, itong Matthew chapter 22-23, gaya na sabi ko, ito po yung kinu-quote po natin. But here, the angel is talking to Joseph. Amen? He's talking to Joseph na ituloy niya napakasalan si Mary. At sabi niya, sabi dyan sa verse 22, all this took place to fulfill the Lord. Ito na yung katuparan. Ito na yung katuparan na ipinanganak na nga, ipapanganak na si Jesus Christ. The virgin will be with child and will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. In Matthew, ito po yung katuparan that in Isaiah chapter 7, yan po, ito, madalas po natin kinukulto to. Sabi po dito, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. This time, Prophet Isaiah is talking to King Ahaz. This prophecy. Noong time pong niyan, bigyan ko lang po kayo ng background, si King Ahaz po ay may nag-alay sa kanyang two kingdoms. Natatandaan po natin in the book of Numbers, the Israelites are divided into four. There is north, south, east, and west. Hinati ni God yun eh. And most of the south, good sila. And some of the north side, medyo bad na Israelites. O sila yung mga pasaway. Nakita naman natin sa mga story na binabasa po natin. Ang Israelite, pasaway, babait, pasaway. Parang tayo lang, di ba? Minsan pasaway, minsan babait. Babalik kay Lord. The same with the Israelites. So yung mga north part of Israelites, sila yung nag-aklas kay King Ahaz. At sabi ni Isaiah kay King Ahaz, humingi ka na ng sign kay Lord. Humingi ka na ng tulong, mag-pray ka. But his heart is hard. Ayaw niyang makinig, ayaw niyang humingi. Meron ba ganun na Kristiyano? Nangangailangan na at nasa peligro na ng kamatayan at hirap. Ayaw pa rin manalangin. Automatic naman, di ba? Pag tayo ay nasa gipit, talagang mananalangin. But this King Ahaz, or Ahaz, he don't like to pray. He don't like to give a sign. That's why Prophet Isaiah said, therefore, the Lord Himself will give you a sign. That's why this is prophesied. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. And you know what? After 12 years, natalo po ang northern Israelites, the northern part of Israelites. After 12 years, natalo po yung northern part of Israelites. At nanalo. At yung prophesied na ito, after 12 years, nagkatotoo kay King Ahaz. And it happened as when the time of Jesus Christ. Pinanganak na nga ang ating tagapagligtas. And that is the good news. That is the gospel. Emmanuel, God with us. Amen. But I want to give you, kasi napaka, what a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of? Jesus. You know the meaning of Jesus? Nung Bible study ko, tinanong, and some of them, they cannot answer what is the name of Jesus. But we Christians, we believers, do we know the meaning of the name Jesus? Uy, may nanguhula pa at may nagtatanong. Okay. The name Jesus means Savior. It is same name as Joshua in Old Testament. And it's given to our Lord because He saved His people from their sins. Malinaw po. The name Jesus is Savior. That's why
pag tayo ay nasa peligro, what we say? Jesus. Kung bumabagyo sa Pilipinas, hindi naman natin sila ma-reach, what we will say? Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. Sambitin lang natin yung pangalan ni Jesus. Pati tayo na kinakabahan dahil may mga kamag-anak tayo sa Pilipinas, mawawala yan. Maririlig ka na, and God will answer, will protect our relatives, our children. Amen? There is power in the name of Jesus. Say Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. When we heard the word Jesus, when we heard the name Jesus, there is also healing. Amen. Diba? Natutuwa ako sa aking mga anak dahil tinuturuan ko lang sila mag-pray. And they pray to God in Jesus' name. Sometime, one day, umakyat sila dun sa rooftop namin and medyo cloudy. And kinuwento niya sa akin, Daddy, you know, we pray. Because, ano, madilim. God give us sunlight. Biglang bumukas. Bumukas ang liwanag. And that is Jesus. God is showing children that He is alive. He is listening to us. He is listening to us. Akala lang natin hindi tayo naririnig ng Diyos. Pero naririnig tayo ng Diyos. Lagi siya nandyan. Now, ano naman ang ibig sabihin ng Christ? Christ means anointed. According to the Eastern Bible Dictionary, anointed is the Greek word for the Hebrew Messiah, which is Jesus' official title. The Messiah has come. Diba? Yun yung binabalita ng mga ano, yung Samaritan woman. We meet the Messiah. And all of us, we already meet the Messiah when we become born-again Christian. Amen. Yeshua or Ishwa was a common alternative form of the name Joshua. The English spelling is Jesus. So yun lang yun. Okay. Now, we are talking about Emmanuel. God is with us. I have a question. Why we don't call Him Emmanuel? When we pray, did we say Emmanuel? When we pray, we say what? Jesus. Why we don't call Him Emmanuel? Only Jesus. Okay, explain po natin. Jesus is given name. Sa nabasa po natin sa ating text, di ba sabi, you will name Him Jesus, but you will call Him Emmanuel. Jesus is given name. And Emmanuel is attribute of God. What Emmanuel means? God with us. He is omnipresence. Kailan yung panahon na iniwan ka ni Jesus? Nung nagkasala ba tayo, iniwan tayo ni Jesus? Pag matigas ang ulo natin at hindi tayo sumusunod sa Panginoon, iniwan ba tayo ng Panginoon? Iniwan ka ba ni Jesus? Di ba naging pasensyoso pa nga siya sa atin? Kahit minsan pasaway at matigas ang ating ulo. Nung may sakit yung anak mo, iniwan ka ba ni Jesus? Nung kailangan mo ng pera, dahil may pangangailangan ka, He is always there. The question is, are you always present sa ating Panginoon? Are you always there for Him? Lagi ba tayo nandyan kay Jesus? Si Jesus lagi lang nandyan. Kahit hindi na nga natin pinapansin, nandyan. E tayo, ilang beses natin dinededma ang ating Panginoon. Mas may time tayong mag-scroll at magbasa at tumingin ng mga kung ano-ano sa media. But do we have time to read the Bible? Do we have time to let God speak to us, to His Word?
sa pag-attend na lang sa church. May time ka ba? Tapos kung hihingi ka, grabe pa kung makahingi. Pero gusto niya lang yung presensya natin, hindi pa natin mabigay sa ating Panginoon. Puro na lang kay Lord, tsaka na. Tsaka na. Mas may mga inuuna tayong mga bagay-bagay bukod sa Panginoon. At nabanggit po, di ba, idolatry is something that replaces God. And sometimes, we commit adultery. Idolatry. Right? Kasi may inuuna tayong mga bagay-bagay. Tingnan nyo na lang yung mga kanta tuwing Pasko. Christmas won't be the same without you. Sino ma hinahangad natin? What replaced Jesus in our hearts this Christmas? Pera. Pag walang padala, hindi masayang Pasko. Pag walang handa, hindi masayang Pasko. Pag walang boyfriend or girlfriend, malamig ang Pasko. Bakit hindi pa pwedeng maging mainit ang ating Pasko? Kung si Jesus ay nasa ating puso, no one can complete us. Only Jesus Christ can complete us. Amen? Amen. Para yung mga dalaga ayaw mag-amen. Amen. Amen. Only Jesus can complete us. Nobody. Nobody but only Jesus. He is always there for us. Tatandaan po natin yan. So attributes of God, omnipresence, lagi siyang present. Omnipotence, all-powerful. Yan, lagi natin pangahawakan, lalo na kung may problema tayo. God is in control. God is powerful more than our problem. Walang imposible sa Diyos. Omniscience, all-knowing. Lahat ng kailangan mo, lahat ng dapat sa iyo, lahat ng mabuti sa atin, alam niya. Yung mabuti sa iyo, alam mo? Yung mabuti sa atin, alam ba natin? We don't know. Only God knows. Yung mga bagay pa nga na mabuti sa atin, na akala natin mabuti, hindi pala. But God knows. He is all-knowing. He know what is best for us. Huwag lang matigas talaga ang ating ulo. Now, last time, sa message po ni Deacon Joel, he asked about what is the meaning of Christmas. So the meaning of Christmas is the birth of Jesus Christ and our salvation, right? He came to save us. Now, I have 3 points here to share it to you about the purpose of birth of Jesus Christ. Purpose of Jesus' birth. Number one, to bring salvation to everyone. Sabi po dyan, to everyone. Salvation is for all. Diba? No Gentiles, no Jews, uncircumcised or circumcised. Salvation is for all. To Muslim, they still have a chance. But yun nga lang, nagiging sarado ang ating isip. Maraming mga tao nagiging sarado ang kanilang puso, ang kanilang isip sa katotohanan. Amen. Salvation is for everyone. Salvation from what? Alam niyo po, alam naman po natin na tayo po, lahat ay makasalanan. At lahat po tayo ay patungo sa impyerno. That's why God gave His Son, Jesus Christ, for us. Para po tayo ay matubos. Nagkaroon po tayo ng tagapagligtas. At sabi nga po nung last message, mystery. Actually, it's not mystery, right? Because dinidedma lang natin. Yung gift na meron ang lahat ng tao, they forgot. Kaya nagiging misteryoso, no, Kuya Len? Yung gift because they don't care about it. They care more on about the gift, the material things. Kulang na lang pagbukas ng gift, tao ang lalabas eh. Di ba? Material things, human, family. But we forgot the real gift. Maraming tao ang hindi alam ng gift na yan. Kaya nga po,
Itong verse na to, hindi po natin to dapat pagsawaan. For God so loved the world. That's why salvation is for all, for the world. He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Hindi po tayo mapahamak o itapon sa impyerno. Amen. At tandaan po natin, this gift of salvation is what? It's free. Libre. Kaya nga gift eh. Diba? Meron ba na pag nagigift, pababayaran mo? Naalala ko tuloy kanina, may scenario sa labas. Kasi si Arnani, sorry Arnani ha, katabi kasi kita kanina eh. Sabi niya, nagbigay kasi siya ng cake kay Pastor Eric. And nakapalit, bigyan mo na lang ako na aginaldo. Talagang when we give, we expect to receive. Right? Sorry po mga pastor. Kasi katabi ko kanina eh. Totoo naman, di ba? Kaya nga may exchange gift eh. Kasi you're expecting eh. Tapos pag binubuksan mo, tignan ko nga kung ano yung gift niya. Yung pala, binalot ng Marta Sells lang. Or Curly Tops. Ang ganda kasi ibalot ng Curly Tops, di ba? Curly Tops, yung binigay mo rin, Curly Tops rin pala, o pretzel. Mga kababata. Di ba po, we expect something na mapalitan yung binibigay natin. Pero ito po, sabi sa Ephesians, it is the gift of God. Libre. Pag may promo sa mga mall, excited tayo, huy, libre, free taste. Buy one, take one pa. Di ba nagmamadali tayo? But the gift, the mystery gift, na hindi napapansin, we don't care about it. People don't care about it, right? Even tayo noon, nung hindi pa tayo Kristiyano, ano ba yung born again? Ano yung praise the Lord, praise the God? Ano yung gift? Ano yung... Di ba? We don't care. Until we know the truth. And we open the gift. And we are blessed. For the free gift of God, His Son, Jesus Christ. Number two, purpose of Jesus' birth, to bring back everyone to God. Amen. Tatandaan po natin, we are creation of God. We are His. Pag-aari po tayo ng Diyos. Originally, if you are an inventor of something na in-invent mo, sino may-ari? Siyempre ikaw, kasi ikaw nag-invent. But who created us? God. So kanino tayo? All people is from God. Galing sa Diyos. Lahat. Walang taong galing unggoy. Dahil ang unggoy, hindi po marunong mag-invent ng tao. Lahat tayo ay created by God. And we are created according to His likeness. In His image. Kaya tayo ay sa Diyos. Pag-aari po tayo ng Diyos. So, kung pag-aari tayo ng Diyos, sabi dyan, to bring back everyone to God. Ate Irene, if you have a diamond, o mga ladies, if you have a diamond, inaisan lamo. Anong intention mong gawin? Di ba, tubusin? And we are more than diamond sa ating Panginoon. Alam niyo ba kung anong pinantubos sa inyo? Dugo at katawan ni Kristo, ang kanyang buktong nana. Hindi ba natin naisip gano'n tayo ka-special sa Diyos? Pwede ba yon, Ate Irene? Sipaw na lang ang iyong ibabayad sa diamond? No, 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 no. But God did that to us. He gave His only begotten Son for us. Para tayo tubusin. Para tayo ibalik. Akin yan eh. Di ba pag yung precious things, pag atin yan, ipaglalaban, hindi, akin yan. Yung lupa na yan, yan, mga magkakapatid, lupa, pinag-aawayan. Makarating na sa kung saan-saan. Akin yan eh, kasi akin yan. And you know God, pinaglaban niya tayo.
ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. And that is why we are celebrating Christmas. Yun ang ating isipin. Not the gifts or material things. We are celebrating now. Parang Passover, di ba? Or yung Holy Communion, we remember. But this time, we remember God sent His Son for us. God with us. Emmanuel. God with us. Yun nga lang po, di ba, napahiwalay tayo at tayo ay naging nasa phone shop. Anong tawag doon? Nakasanla sa kasalanan. Di ba? Kaya tayo ay tutubusin ng ating Panginoon. At we can be retrieved, we can be redeemed through what only? Through Jesus Christ alone. Dahil lang sa kanyang anak, si Kristo. At wala nang iba. Sabi po, John 14:6, Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kailangan maniwala muna tayo sa ating Panginoong Jesus para tayo ay makapunta sa langit. And that is the purpose of the birth of Jesus Christ. Tayo po ay maibalik sa heaven. Tayo po mga Kristiyano, Jesus Christ knows His purpose. He knows His business. How about us? Anong business meron tayo ngayon? Online business? Tok-tok? Ano ba yun? Mga food business? Do you think about business na ginagawa ni Jesus Christ? Why we don't do online evangelism? Saan tayo nagiging busy? Ay, Kuya Ed, wala pa ako kasing alam how many years na umaattend sa church. A basic share of salvation, siguro naman alam natin. Or pag-pray lang natin online, let's have prayer. Ang purpose po natin, hindi lang po masave. May purpose ang Panginoon sa atin. Bakit tayo sinave? Amen? Kaya lang, itong purpose na ito, hindi natin pinapansin. We don't care about it. Basta ako saved. Basta ako gagawa ng mabuti. Buti na lang hindi yun ang inisip ni Jesus Christ. Okay na ako dito sa heaven. But do we care? Do we love other people? Especially na lang yung mga loved ones natin. Sa panahon ngayon, we don't know what is going to happen next year. Yung vaccine pala, hindi lang third vaccine. We really don't know. Paano kung nahihirapan na ang mga tao? Paano kung nahihirapan na tayo mga believer? Baka bumalik na si Lord. Kasi nahihirapan na yung mga anak niya eh. Ayaw niyang danasin yung mga paghihirap dito sa mundo. But the question is, ano ang ginagawa natin ngayon? Saan ka nagiging busy? Nanay mo nga na lang, hindi mo pa nasisiran. Paano kung dumating na yung panahon na rapture na? And we enjoy heaven, tapos ang ating mga mahal sa buhay, hindi pa saved. Yes, ipag-pray po natin, but we have to work. We have to do something about it. Hindi lang po prayer ang kailangan nila. We have to tell them. We have to tell them the good news, the gospel, our Emmanuel. So alamin po natin yung ating purpose. Sayang naman kung hindi tayo nagagamit ng Panginoon. 'Di ba? Ang purpose, isang bagay pag hindi mo nagamit sa tama, 'di ba? Sayang naman yung isang bagay ginamit mo sa maling
kapamaraanan, hindi pala siya para doon. Tayo rin, sayang naman. Sayang naman tayong mga anak ng Diyos kung hindi man lang tayo nagamit ng ating Panginoon. Natutuwa ako sa mga taong ang buhay nila, gusto nila na yung magamit, ma-maximize yung buhay nila para sa Panginoon. And you remember Paul, sa Bible study namin sa Acts, lagi sinasabi, buti pa si Paul. Si Paul nga eh. Talagang he didn't care about his life. He cared about sharing the gospel. But we care about ourselves. We care about our emotions, yung nararamdaman natin. We care sa mga pangangailangan natin. But we don't care. We don't see, or we don't have time to share the gospel. Mga kapatid, ito na yung panahon. Ito na yung panahon. Sabi nga, marami na raw bunga, ngunit walang umaani. Alam niyo po yung mga tao ngayon, dahil sa problema, napakadali ng share ng Word of God. Because they need Jesus Christ in their lives. Maraming nangangailangan, maraming naliligaw. Pero anong ginagawa natin mga Kristiyano? We think about ourselves, sa nararamdaman natin, sa kaaway natin sa church. Alam niyo po ang ginagawa ng Diablo? Tayo-tayo pinag-aaway. Para tayo hindi makapag-share, hindi makaungos na mag-share ng Word of God. Pag-aawayin ko nga si ano, kahit na nga lang sa magkasawa eh. Diba, babe? Talagang gumagawa ang Diablo para hindi tayo magamit ng ating Panginoon. And we will not allow that. Mas makapangyarihan tayo sa Diablo. Amen. And remember, the devil is already defeated. Amen. Talunan na siya. And we are victorious. Kaya walang dapat Kristiyanong palamya-lamya. Dapat, we are victorious. Labanan natin lahat ng yan. Okay? Third, purpose of Jesus' birth, to bring everyone to heaven. Amen. Are you excited to go to heaven? Not now. Kasi nga may purpose pa si Lord sa atin. Di ba? Pag nagamit at kagamit-gamit na ako na maximize, yun na. Di ba? Pero now, are you ready? Honestly. Yes, we are. Di ba? Pero maganda sana mas nagamit pa, no? More and more. Di ba? Para talaga sasabihin, well done, Pastor Bernard. Amen. My good and faithful servant. Napakaraming mong trinans po para sa amin. And everything we do, it will be rewarded. Yung ginagawa natin sa ministry, yung pagde-decor nyong yan, it will be all rewarded if we do it for the Lord. Amen. Yan naman yung bukang bibig natin, Kuya, for the Lord. Uy, nakaka-bless ka naman sa iyong ministry for the Lord. Amen. Let's do it for the Lord, not for the people. Amen. At tatandaan po natin, at marami ang hindi nakakaalam, our eternal residence is heaven. And we are just transient here on earth. Kaya maraming tao kung mabuhay dito sa earth, parang ubos ano na, parang dito na sila mag-stay. No. Temporary lang po tayo dito. Ang tao nga, sabihin na natin, 100 years mag-stay. At sabi mo naging maganda ang kanyang buhay dahil mayaman sila. But this is only temporary. But heaven is eternal. Kung dito nga, sumusuko na tayo, di ba? Kung may problema, in heaven, eternal. At yun ang dapat nireleach ng mga tao. To have eternal life. To have eternal life in heaven. Where do you want to spend your eternity? Dalawa lang naman, mga kapatid, ang ating patutunguhan. Walang gitna. Kasi pag gitna, unfair yun. The everyone can go na lang to heaven. So it's only heaven or hell. Of course, sa tao matalino, you will say, heaven. Diba? No one wants to go to hell.
Sino bang taong gusto pumunta roon? Sa isang lugar na nga lang, eh, pag napunta tayo sa mainit, we curse it. Impyernong lugar na ito. O kung nag-aaway kayo mag-asawa sa bahay, impyernong bahay ito. But nothing compares, really, what is heaven. And what is heaven? Heaven talaga. So dapat yung in-inspire ng mga tao to go to heaven. And that is the main purpose of God, to bring back all people to heaven, to worship Him. Dito na nga lang, sandali lang, kulang pa nga, di ba, yung pag-worship natin? Si Ate Roxanne pa lang yan, si Ate Hannah at si Ate Irina. Feel na natin ang presensya ng Panginoon. What if we heard angels singing in heaven? And we see Jesus face to face. Here, talagang pinipikit lang natin ang mata natin and we feel the presence of God. But in heaven, it's face to face. O ano? Punta na tayo ng heaven. Yeah, we are waiting for that. But mayroon pa tayong mission kaya hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. So discover our purpose. Sabi dito sa Matthew chapter 25 verse 34. Ang ganda nito, no? Sabi dito, then the king will say to those on his right, the believers, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Naka-prepare na pala since the creation of the world yung ating patutunguhan. Remember, nung pong nakabili kayo ng bahay, tapos ibibigay na sa iyo, anong tawag doon? I-endorse na, di ba? Turnover! Wow! Ang liit-liit ng condo namin, tuwang-tuwa ako. This is your condo. Wow! Di ba? But look at that. When Jesus said, enjoy your inheritance. Gano'ng kalangit? Gano'ng kalaki ang langit? Huge. Baka malula ka. Ano kayong feeling, no? Pagka, enjoy your inheritance, Kuya Pons. Baka may ako. Pumasok nga lang tayo dun sa bahay na maganda, di ba? Di mo alam kung... di ba? Di mo alam kung tatanggalin mo yung paa mo. And that is heaven. Ang sarap, di ba po? Now, Christmas is coming. We are going to celebrate. So now, I believe you know now the reason why we celebrate it. Not because of the gift, not because of money, not because na-answered yung prayer mo, not because ano pa mga bagay. O dahil hindi na malamig ang Pasko mo, hindi ka nakasama sa sa grupong na mga ano yun? Malamig ang Pasko. O yun, yung mga ganun-ganun. Samahan ng malamig ang Pasko. SMP. Walang ganun sa Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay laging mainit. Amen. So Christmas is approaching now. Pero you know what? Nangyari na yung Christmas, di ba? Dumating na si Jesus Christ. Actually, umakyat na nga. Napako na sa krus, nabuhay na muli. At umakyat na sa langit. And what event ang susunod? And that event, may experience natin. Our blessed home. Ang sarap nun, no? Ano, hindi kasi ako bride eh. Anong feeling nung bride? Pag andyan na yung, ano, yung pakakasalan mo. Di ba pag mahal na mahal mo, di ba? Actually, ang naiiyak sa karamihan ng video na napapanood ko, yung ano eh, yung groom, iyak ng iyak. Kasi yung bride. So what do we feel when Jesus is coming back to get us? Pati utang mo natubos. Pero huwag kayong umutang ng malaki, ha? At yun ang inyong... Wala nang pain. He's coming back.
Papahiran na yung mga luha. Wala nang away. Wala nang gutom. We will enjoy the heaven na. Pahinga na anak. Alam ko napagod ka na sa earth. Ang daming nanakit sa'yo. Ang daming problemang munang dinanas. Marami ng taong tumalikod sa'yo. Naghirap ka na. Babalik na ako. And we are looking forward for that event. So magpakainit tayo sa ating Panginoon. Let's prepare as a bride of Christ. We church, prepare for that event, the coming of our Lord. You know what? He is not coming to redeem us anymore. He will come to get us and bring us back to heaven. Dadalingin na tayo. Ewan ko kung naranasan naman ng mga babae na iuuwi na siya, tapos binubuhat. Bagong kasal. Tatawa na naman ako. Bagong kasal, diba? Tapos dadaling ka sa bagong bahay. Ang sarap no, diba, Ate Hana? Kinasal ka, tapos bubuhatin ka ng asawa mo, tapos di mo alam, na-surprise ka, ito na pala yung mansion na inipon ko. Diba, ang sarap ng feeling as a bride? And we will feel more than that kung tayo po ay dadalhin na ng ating Panginoon sa heaven. I remember the song Kuya Lem na kinanta niya, "Home is Heaven." This is not our place. This is not our home. Our home is in heaven. You know, church, the best gift we can give to everyone is the gospel. Andyan lang siya. Pero hindi natin binibigay. Tinatanong pa nga natin, anong gusto mo sa Pasko? To please him, to please her. Pero ito libre. Sa Paskong ito, meron ba tayong intention to give the gospel sa ating mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon? O anak, anong gusto mo? iPhone 13? Or something? Gusto mo house and lot? But if we give the gospel more than house and lot, tahanan sa langit. Amen. So give the gospel. Share Jesus Christ. Ngayon na, mga kapatid. Now is the time. Now is the time for us. Point to ponder. The birth of Jesus Christ, our Emmanuel, gave us salvation. Amen. Verse to remember. I hope ma-remember nyo to. It's very easy. Baka paglabas nyo ngayon, memorize nyo na itong verse na ito eh. You know what? Two passage, two book, Matthew and Isaiah, but only one passage. O diba, may dalawang passage na kaayo agad sa iisang verse na yan. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Easy to memorize. Ayan ha, may verse na kayong memorize ngayon. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Which means? God with us. God is really with us. Yan po huwag natin kakalimutan. God is always with us. Challenge. Dami naman, Kuya Ed. Do not forget, Jesus Christ is always with us. Ano man ang pinagdadaanan natin, masaya, malungkot, Jesus is always there for us. Now, sabi ko kanina, di ba, we are looking forward for that big event na mangyayari sa atin. Yung coming back of Jesus Christ. And I would like to share to you this passage of the scripture, our blessed hope. While we wait for the blessed hope, we are waiting, right? Are you waiting? Yes. The appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. This time, makikita na natin siya face to face. Our hero, our Savior, our King. Amen. Amen. Palakpak
palakpakan po natin. Hindi pa po tayo tapos. May question ako. Hindi ko na nilagay dyan. God is with us, right? Now, He's in our hearts. My question is, who is reigning in your heart? In your heart right now? Sino ang nagahari sa puso mo ngayon? Anger? Galit? Unforgiving heart? O yung nasa puso mo, yung mga utang mo? O yung pangarap mo? Sino nagahari sa buhay mo? Sana nga si Jesus. But sometimes, it replaces something. Instead, Jesus is reigning in our hearts. Anger. Material things. Boyfriend. Siya na lang talaga ang nagpapaikot ng aking mundo. Tatandaan po natin, ang tao pwede tayong iwan. But Jesus will forever be with us. He is our Emmanuel. He is always with us. God bless everyone and have a joyful Christmas with your loved ones together with our Emmanuel, our Savior Jesus Christ, our Lord. Amen.